Hello guys! Nandito na naman si ako. Ngayon guys, gagawa tayo ng gyoza. At ito ang ating mga kailangan. Yung pork guys, pwede naman natin palitan ng ground chicken kung ayaw natin ng pork. And then yung cabbage. Ito, sibuyas na dahon, grated na garlic at saka ginger, and then black pepper, at saka yung ito, gyoza wrapper. At itong sa mga pang seasoning natin guys, kailangan natin ng ito, soy sauce. Tapos ito siya guys, sa mga dipping, asad, gagamitin natin ito din siya sa dip sauce natin, yung shoyu. Tapos itong rayo guys is chili oil, tapos yung vinegar, tapos sesame oil, tsaka itong osake, tapos itong bulldog. Itong bulldog na sauce guys is parang oyster sauce na din siya, pero gawa siya sa vegetables. Ang oyster sauce at tsaka shoyu, osake, at tsaka konting sesame oil guys, ihalo natin yan dito sa ating pork, tapos parang marinate siya. And then ihalo na din natin itong ating grated na garlic, ginger, at tsaka yung black pepper natin. Yun, ihalo natin siya sa pork. Tapos itong cabbage natin guys, anuhan natin siya ng kunting asin lang, tapos ibabad natin siya ng mga 5 or 10 minutes para matanggal yung kanyang ano, yung parang tubig-tubig niya, at saka para lumambot din siya. Tapos yun lang. Tapos yung ating dip sauce pala guys is itong shoyu, yung soy sauce, tapos yung chili oil, tapos itong ating vinegar. Mag-adjust na lang tayo guys sa dip sauce natin sa kung ano yung panlasa natin. So ito guys, halu-haluin ko lang muna siya guys, tapos i-marinate ko. Tapos balikan ko kayo mamaya guys sa pag mag-ano na tayo, pag lutuin na natin siya. Okay guys, see you later. Okay guys, ito na yung nahalo ko kanina. Ganito na yung kanyang itsura. Ito na yung ano natin, feeling natin sa ating gyoza. Okay guys, gawa na tayo ng gyoza, balutin na natin siya. Ito na yung gyoza wrapper. Tapos yung pandikit natin guys, lagyan lang siya ng water dito sa gilid para dumikit siya. Ganyan lang siya. Kailangan guys, pag gumawa tayo nito, kailangan yung malinis yung ating kamay para laging safe kainin. Ito na siya guys, ganito. Gawa pa tayo ng isa guys ha. Tubig lang yung sa gilid. Yan lang siya.
Tapos fold lang natin na pag ganyan. Ayan. Ayan guys. Ganyan yung kanyang forma. So, okay guys. Ito may nagawa na ako nito kanina na ilang piraso. Magprito na tayo. Ito na guys yung nagawa natin. Gyoza. Ito na yung nabalot natin guys. Tapos ipiprito na lang natin. Okay guys. Ayan guys. Prito na natin siya guys. Nilagay ko na siya sa kawali. Yung kawali pala guys, yung style ko ng pagprito ng gyoza, hindi ko muna painitin yung pan. Ilagay ko muna siya bago ko i-open yung ano, yung stove. Takpan ko lang guys ha. Tapos pag nainit, pag mainit na siya, maya maya lalagyan natin siya ng konting tubig lang guys para mas steam yung loob, para hindi naman siya magiging hilaw. Ayan lang siya, ganyan lang siya guys. Lagyan natin ng ganyan lang yung style ko ng pagluto ng gyoza guys, sa ano lang, sa pan lang. Tapos antayin natin siya guys na matuyo yung tubig. Tapos pag nakita natin na ano na siya, na steam na siya, tapos luto na, pwede na yun. Ayan, ganyan lang guys. Ayan, may tubig pa siya konti guys. Pag nawala na yung tubig, ayan, pwede na siya, luto na siya. Takpan natin ulit. So, antayin na lang natin guys na mawala na yung tubig. Kanina, nag-ano na ako guys, nag-prito na ako para hindi na tayo matagalan. So, bali ito na yung na luto ko na kanina guys. Bali ganito na yung kinalabasan niya guys. Crispy yung dito sa ilalim. Tapos malambot dito sa ibabaw. Ayan guys. Ayan ganun. So, okay guys. Sana nagustuhan ninyo yung shinare ko sa inyo ngayon. At maraming salamat sa panonood. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe, like, and share. Okay guys, hanggang sa susunod. Bye!